Magandang lalaki ako sa inyong lahat, Onadski TV once again. Magkakaroon na naman tayo ng another installment sa ating GoMo vlog. This is the third vlog. Kung hindi mo pa napapanood yung dalawang mas naunang vlog dito, ikiklik ko or ilalagay ko siya sa description box tsaka sa comment, or pumunta ka sa mismong channel ko para makita yung mga review natin doon. So kung bago ka pa lang dito sa channel, mas mabuti na mag-subscribe ka para maging updated ka sa mga latest natin na mga vlogs. Lalo na kung mahilig ka sa mga tech vlogs, marami ako niyan dito. Okay? So ano bang gagawin natin ngayon? So ngayon, i-review natin or i-compare natin ang performance ng GoMo SIM na unlimited sa GoMo SIM na regular lang, yung may 25 gig or yung merong 30 gig. So, sa mga unang vlog, nakita nyo naman na itong GoMo na gamit ko dito ay sa phone ay nag-subscribe na ako sa Unli Data para malinaw, valid until March 18. So, ito ay yung 15 days. So, alam naman natin na limited. Sa mga unang vlog ko, pumapalo pa yung kanyang speed ng up to 35 Mbps, pero ngayon syempre calibrated na yung speed 5 Mbps na lang. Pero kasi may mga nagsasabi dun sa mga comments sa mga previous vlogs ko na depende raw yung sa tower, mabagal daw sa location ko kaya 5 Mbps na lang yung nakukuha ng Andy. Ito ay papaliwanag ko lang, 5 Mbps naman talaga kasi ang promise speed ni GoMo sa promo. So kung ikaw ay lumalagpas pa rin sa 5 Mbps, napakapalad mo, congratulations. But eventually ikakap or hindi siya ikakap, ililimit din siya ni GoMo ng 5 Mbps. So ano ba yung point ng vlog na ito? So ngayon nasa same location tayo, same device ang gagamitin ko, pero mag-i-speed test tayo twice. Okay. So ano ba yung speed ng nasa Unli sa hindi Unli? Para lang maliwanag sa inyo na hindi dahil mabagal sa location ko kaya mabagal siya. So depende talaga siya kung ang iyong sinubscribe Unli Data or the regular one. Actually itong SIM kong ito, nakita nyo, binili ko to nung unang-una pang in-introduce ni GoMo. Reserva nga to actually, hindi ko dapat siya bubuksan. Pero para may ma-review tayo para sa inyo, bubuksan ko siya. Para makita ninyo na may difference sa speed talaga ang Unli tsaka yung wala. Using the same device and doing it on the same location. Okay? Para malinaw. Makikita nyo, yan o, ano pa to, January pa to binili, 16. Hindi ko dapat bubuksan. Kasabay siya nito, actually, dalawang SIM ang in-order ko before eh. Nung bagong labas yung GoMo. Pero sige, bubuksan na natin para may ma-review tayong bago. At para sa inyo rin guys, para makatulong ako sa inyo. So, unahin natin tong naka-Unli Data. Nakitang-kita nyo, Unli Data. So ang last purchase ko talaga niyan by yung yan yung Unli Data up to 5 Mbps. Napakaliwanag naman eh. So kung nagrereklamo kayo kung bakit bumagal or bakit 5 Mbps lang eh dati mabilis, in the first place kung nabasa niyo yung promo, yun naman talaga yung promise na speed na ibibigay talaga nung GoMo kapag ikaw ay naka-Unli na. So let's cut the chase, ano na tayo, mag speed test na tayo. Speed test natin. Okay. So yan, kitang-kita natin. Speed test connecting. Oh, nakita nyo. Kaya nyo pumalo ng mas mataas pero nililimit talaga siya ng network.
Okay. So download speed, yan ha, malinaw na malinaw. Ulitin natin isa pa. Just to make sure na na-reset, kuklose natin siya. Speed test again. Globe Telecom, go. Palo ng 6. Pero ang gandun lang, no? Hindi talaga siya maangat. Ang baba ng upload speed niya. Kasi yung ping niya, check nyo rin, ha? Okay. So, ito yung speed ng ating GOMO SIM na naka-unli. Ito yung unlimited for 15 days. So, i-compare natin siya sa speed ng GOMO na bagong bukas pa lang. Anyway, sinabi ko nga sa inyo na dapat hindi ko ito bubuksan, pero para sa inyo, bubuksan ko. Pero of course, kailangan i-activate pa to. So be patient, guys. And to make sure, ang gagawin natin, itong isang account ko ay i-log out muna natin. Kasi mag-register tayo ng bago. So yung pin ko daw, natin siya. Ayun, mag-logout. Okay, so ayan, mag-activate tayo ng bago. So, buksan na natin itong isang SIM. So, sealed siya. Ang kita niya naman, you know, you're holding awesomeness right now. Nireview ko rin to, so check nyo rin yung mga previous vlog ko sa channel. So kung hindi pa kayo subscribe, mag-subscribe na kayo, kasi marami pa akong follow up videos tungkol dito sa GOMO SIM. Buksan natin. Yan, so bagong bago siya. Nakasil pa. Anyway, sa mga Unli na bagong bili, nakalagay dito may sticker na Unli. Ito wala. Kita nyo, purchase date ko, January pa. So, ngayon pa lang siya bubuksan. Kitang-kita ninyo. Para walang daya, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, bagong-bago. So, pagmamahal ko sa inyo mga subscriber, bubukas tayo ng bagong SIM. Paano kaya ito? Hindi na mapapainabangan mamaya. Ay, after. So, tatanggalin natin yung SIM or i-eject natin. For transparency, papakita ko sa inyo. Yan, nalaglag na. So, dual SIM to yung isa yung smart. Ito yung GOMO ko na Unli. Lagay ko dyan. Tapos, lalagay natin itong bago. So you can see, bagong-bago yung SIM. So, hintayin natin mabasa.
Okay, kita na yung Gomo, pero hindi pa yan activated, guys. Kaya activate pa yan. So for APN naman, kahit ano naman si Gomo eh, postpaid or prepaid eh. Okay. Balik tayo kay Gomo. Yan, welcome to Gomo. Yan, nakita-kita na bagong-bago yung SIM. Welcome to Gomo. So kailangan natin siya register. So kailangan natin i-connect yung cellphone muna sa Wi-Fi. Okay na, connected na. So same process. Sabihin natin yung number. Okay lang, naipakita ko na yung number nito. Wala nang privacy kasi hindi ko naman talaga ito gagamitin. Okay, let's go. Okay, proceed. Then verification code. Wait lang natin. Ayan na. Talagyan ko lang to ng details, hindi ko napapakita. Okay, so yan, successful account creation. No, 25 gig local data, make, ayan ah. Okay, nakita 25 gig. Skip na natin yung mga tutorial na yan. So, ito yung hindi only. So, sa mga nagsasabi na may wala raw difference ng speed kung SIM tower lang, mabagal lang daw talaga kaya mabagal yung SIM, hindi. Check natin dito mamaya kung totoo yun. So, ito, 25 gig, activated. Speed test natin. Sa smart siya kumunik. Ah, sorry. Sorry. Okay ngayon. Tatanggalin na muna natin yung Wi-Fi. Ayan. So, sa 4G siya na-connect. Okay, so yan, 4G, naka-data, tinanggal ko na yung Wi-Fi. So mag-speed test tayo. Okay. Globe. Oh, lumalagpas siya. Anyway, nasa indoor ako ngayon, kaya mapapansin nyo, hindi siya ganun kabilis. Pero lagpas ng 5. Okay, so yan yung first result ng speed test. Ulitin natin. Oh, nag-exit siya ng 5. So, same tower, same phone. I'm using an Honor 8X. Different SIM, different plan or data plan. Okay, so may difference talaga, guys. Hindi dahil naka-connect sa same tower or sa mabagal sa tower, kaya mabagal yung unli. Hindi totoo. Kitang-kita ninyo. It's because nililimit talaga siya ng Gomo. Kasi ngayon naman ang promise nila na speed for that. Okay?
So, naway naliwanagan kayo sa video na to. So, if you have questions or suggestions na gustong ipa-review sa akin, just comment down below. Pero make sure to subscribe para ganaan tayo na mag-review at mag-review pa ng iba't ibang videos. So, sa ngayon yun lang muna. Watch out kasi may follow-up video to. Ilalagay naman natin siya sa modem or sa Black Mamba to check if may difference doon. Okay? So again, don't forget to subscribe and like this video. Hit the notification button. Again, on Natsuki TV, nagpapaalam. So, bye-bye!